Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So this is Hayati, ang inyong hijabing hugutera. So kung bago kayo sa channel ko, please do like and subscribe and click the bell below para updated kayo sa mga videos ko. So yun guys, thank you for always supporting me. I just wanna say thank you sa mga admins, sa aking team, sa aking familia. So thank you Team CV, Team Maharo, Team Sara for always supporting me, sa mga walang sawang support yan, sa mga friends ko, and also my boyfriend. So yun, kasi yun ang number one na fan ko. So I just wanna shout out to him. Thank you for always supporting me kahit anong gusto ko. So you're always there for me. So thank you so much. So yun guys, hindi ko na isasabi sa inyo, yung ginawa ko yung name ko ng Hayatis, kasi yung Hayatis guys is yung, marami kasing nagtatanong ito, bakit daw Hayatis? So yung pati yung business namin, yung name niya rin is Hayatis, Hayatis Cosmetic. And yung isa is ANT, Hayatis. So yun guys, and so maraming nagtatanong bakit daw Hayatis. So yun guys, yung Hayati, it's Arabic word. So yung Hayati is my life. So yun. So yun yung naisip kong name. A call sign din yun namin ng future na husband ko. Kasi I'm engaged. So yun guys, yun po yung Hayati sa mga nagtatanong, sa mga hindi pa alam. So yun yung meaning ng Hayati is my life. It's Arabic word siya. So yun guys, yun yung meaning ng Hayati, it's my life. So yun lang po. Yun lang. Basta, it's gusto ko yung name na yun. Kasi it's hindi lang dahil kasi ano yun eh, parang yung life ko doon parang nagde-describe lahat yung Hayati. Hayat means life, and yung Hayati, it's my life. Kung may T, it's my life. Kung Hayat, it's life. So yun guys, so yun, clear na sa inyo kung ano yun, kasi maraming nagtatanong nun doon sa cosmetic namin, bakit daw Hayati, doon din yung sa shop, sa ano, sa mga clothing namin, bakit daw Hayati. So yun guys, hindi natin patatagalin ito. So aside from that, so for today's video, I'll show you something na binigay sa akin sa Eid. Sa Eid, yung celebration namin ng mga Muslim after the Ramadan, it's called Eid. So yun guys, so I'll show you something. So actually, hindi lang ito yung natanggap ko, ito lang yung gusto kong i-vlog kasi napaka-importante sa akin ito. So yun, yung nagbigay sa akin dito is amo kong babae, pero hindi galing sa kanya dahil daw ito sa inaalagaan kong may sakit na 6 years na. So ano siya guys, is patient, may disabled siya. So yun, hindi ko nasasabihin kasi nanonood sila ng videos ko. Ayoko rin na yung parang alam mo yun, baka sinasabi nilang kinukwento ko. So yun guys, I work, inaalagaan ko na siyang 6 years since nandito ko sa Riyadh. So hindi ako nag-iba ng amo, dito lang ako sa kanila. So marami akong palipat-lipat din ako ng amo, pero dito talaga ako sa kanila nagtaga. So yun guys, so inaalagaan ko na siya ng 6 na taon. So hindi lang ito yung binigay niya sa akin, every Eid may binibigay siya sa akin. At kahit hindi na special na araw, mostly kung na-appreciate nila yung ginagawa ko, yung pag-aalaga ko sa kanya. Kasi sobrang yung close kami, and then nakikita talaga ng magulang niya na inaalagaan ko siya mabuti. Pinapainom ng gamot, yung as in lahat, yung whole pinapainom ko siya ng gamot, lahat. Na tapos parang gusto niya ako, actually wala siyang naaano ng mga tao bukod sa pamilya niya, pero kami magkasundo talaga kami since until na yung parang maano yung loob ko sa kanya, tapos magaan din yung loob niya sa akin. So yun lang guys, yes, so yun, so yun na, ano yun yun. So yun guys, yung Eid, ito yung binigay nila sa akin ng amo ko, sabi niya galing daw sa anak niya.
hindi lang naman ito yung tanggap ko sa kanila. So yun, ito lang kasi ito lang yung bago. So ito lang yung isi-share ko sa inyo. So yun guys, kasi pag dito ka sa Saudi, pag ma-appreciate nila yung trabaho mo, yung pagod mo, yung ginagawa mo, yun na lang yung, aside from your salary, yun yung binibigay nila sa'yo na parang thank you, ganun. Nagta-thank you. Mas, yung ama ko lagi siyang nagta-thank you. Sobrang thank you niya. Kahit yung nga, nagpapaalam na ako umuwi ngayon this year. Yung parang, yung parang ayaw niya talaga. Ayaw niya akong i-let go. Ang hirap sa kanila. So, yun. Pero, gusto ko na talaga umuwi kasi matagal na ako dito. 6 years na, no vacation, di pa ako nakapauwi sa pamilya ko. So, yung mga anak ko, lumalaki na sala na wala ako dun sa tabi nila. So, kailangan ko nang umuwi. So, yun guys, hopefully na makauwi na ako this year. Kasi, yung tapos ng kontrata ko is on December. So, magpapaalam ako in New Year sa January or February, ganun. Pero kinausap ako ng amo ko pagkatapos na naman doon ang Eid ulit ng Ramadan bago ako pauwi. So yun, pero hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam paano yun. Mag-usap pa kami ulit kung paano kasi inayos pa nila yung papers ko. So matagal na proseso pa yun. So yun guys, hopefully makauwi na rin ako kasi gusto ko na rin makita yung mga pamilya ko, of course. So ang dami ko mga plano sa buhay, pero we don't know kung ano yung kapalaran ko. So yun guys, aside from vlogging, so I don't know. So yun guys, so ito na nga, ipapakita ko na sa inyo, ito yung ano niya. So yun, ito yung binigay nila sa akin nung Eid. So I'll show you. So ano, will you marry me? Kaya rin ba inaantay nyo yun? Magsabi sa inyo ng will you marry me? Kailan kaya yun? Actually sa amin mga Muslimo lang ganun. Pero may mga iba na gumagawa ng ganun. Pero hindi kami ganun yung process ng married namin eh. Yung iba pinagkakasunduan ng parents. Yung iba sumasama sa ano. Iba-iba. Pero parang ang ano lang yung may nag-propose sa inyo ng will you marry me? So yun guys, hindi ko nasabing mag-asawa kayo ha. So yun, I just wanna share. So yun na nga, ipakita na natin ito, itong ano. So ito siya. So ito siya, so i-open na natin. So ito siya guys, yung shower ring. So hindi ko siya sinuot ko siya once yung aid kasi sabi na amo ko suotin ko daw. So yun, hindi ko siya sinusuot sa trabaho. Baka maalis yung mga ano niya, keme-keme niya dito. Naalagaan ko kasi guys, alam niyo. Pag may nagbibigay sa akin ng mga ganito, kahit ano, na-appreciate ko talaga, tinatago. Kahit hindi siya gold or kahit ano, basta bigay siya sa akin ng mga kaibigan or ganun, mga Muslim na sa mga tao nagmamahal sa akin. Na-appreciate ko talaga kahit ano pa yan. Gusto ko talaga siyang itago. Yung parang gusto ko lang hindi siya i-use. Yun, ganun. So, ito siya. Bakit ba? Umayos ka nga. So, ito siya, guys. So, tinatago ko lang siya siguro. Sabi ko, itago ko siya kasi pag uwi na ako sa Pilipinas, makikita ko siya doon. Remember ko na I was working here sa kanila. Maalala ko sila. So yun guys, kasi yun na lang kasi ang pwede. Yun na lang kasi ang pwede mong balikan, yung mga memories mo. Guys, hindi si ex yung babalikan ha, yung memories. Pwede mong balikan yung mga pinagdaanan nyo, yung mga masasarap na ginawa nyo. Yung ginawa. Not that. Yung mga happy na memories nyo, pwede mong balikan yun. Pero siya, once na nag-lock, huwag ka nang bumalik. Actually, maganda rin yung mag-gift, no? Bakit tayo napunta dun, no? Simula to sa ring. So, pag-usapan natin yan. It's okay na magpatawad ka. Mag-give ka sa taong yun, pero sa taong deserve. O nga, hindi natin alam kung deserve siya o hindi. Pero guys, makikita mo yan eh. Huwag ka kasi pabigla-bigla. May tumawag sa akin, inap ko mo. Huwag tayong pabiglaan na mag-sess. Minsan kasi nakakapagod eh.
Pero ako, may ex ako, wala na kami ng 2, lumipas na ng 3 years ata. Then bumalik siya. Bumalik siya, hindi ko siya tinanggap. Yung parang hindi ko naman siya pinarusahan, pero pinaramdam ko sa kanya yung ginawa niya sa akin nung dati. As in, pinaramdam ko talaga sa kanya. So yun, nakita ko yung sincere niya sa akin, yung sa pagbalik niya, yung parang ginawa niya yung lahat para makabalik siya. Siguro, kami talaga, yung binigyan mo na kami ng lesson. Binigyan mo na kami ng lesson, tapos yun, natuto kaming pareho. Kasi hindi ko naman ma-claim na nagkamali siya. Parehas kami. Minsan kasi mahigpit tayo sa relasyon eh. Yung parang yung bawat galaw, yung masyado tayong masyado tayong mahigpit. So yun lang guys. Okay rin magbigay kayo ng chance, pero wag na paulit-ulit. Once. Kung sa tingin mo deserve niya yun, then give him a chance, give her a chance. Okay lang yun. Yun guys, so I'll just end this video. So yun lang, thank you sa mga, hope you like it. Thank you for always supporting me. So this is Hayati's ang inyong hijabing hugutera. Crush us! There's love not you much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, cause you're not here. There's not much to do.